guys, gusto niyo bang lumago yung mga mayanan niyo na tanim? Well, isishare ko sa inyo yung mga topics na dapat niyong malaman sa pag-aalaga ng mayana. Itatackle natin ng step by step. From soil, watering, sunlight exposure, pesticide, fertilizers, at yung mga special tips para mas gumanda pa yung mayana. Ito ay mga sample pala guys ng mga self-propagated ko na mga mayana. Okay, yung pinakauna talaga guys na i-consider mo is yung lupa mo. So, para ma-check kung maganda ba yung lupa, okay, pag may nakita kayong mga earthworms dun sa soil na gagamitin for mayana, it means na okay siya. So, no need ka na mag-add ng mga fertilizer and or lagyan ng pampataba. Pero kung yung lupa mo is yung acidic pala, walang sobrang acidic, so hindi nabubuhay yung mga earthworms. Kung ganun, magdagdag ka na lang ng mga any organic matter. Like dito sa amin, meron kaming kawayan. So yung mga dahon niya, pwede mo ihalo, gupit-gupitin mo lang. Or yung pinagsunugan, yung mga abo or inidurog na uling, pwede mo siya ilagay doon sa lupa. So DIY lang. Pero kung may pambili ka ng kukupit or corn cobs, durugin mo lang yun siya din. Ihalo mo doon sa lupa para mag-loosen lang siya. Like nito. So, meron siyang mga yung inorganic lang. Di naman kailangan mahal yung lupa. So, kung ano yung kayo na yung mag-assist doon sa lupa na gagamitin ninyo. Kung sa tingin ninyo kulang yung nutrients, so that's the time na magdagdag ka ng any organic matter na doon sa soil. So yun po ang sa soil issue natin. Yung number 2 is ano ba yung dapat, ano yung best part na i-propagate natin? Number 1, pwede seeds, sanga, then talbos. Out of the 3, yung pinaka-effective talaga is yung talbos niya. So yung like nito. So example ito, ika-cut ko siya hanggang mga 2 to 3 inches, pwede na yan. So dito lang, yan, pinch mo lang, yun. So ganyan lang siya kataas, huwag yung matigas na part kasi matagal yan mag-roots pala. So, pakita ko sa iyo yung paano ako mag-propagate through talbos. So, ito na yung sample natin. Dapat sa top cut ka talaga, wag muna doon sa baba kasi bago pa lang yan. So, di ba yung sa step 1, yung lupa, explain ko na. So, may ready na ako dito na lupa. So, ganyan lang, itusok nyo lang guys. Yan. Ganyan lang siya kadali. Ito yung mga bago kong propagation today. Ayan lang, talbos lang. Yan, talbos lang. Bakit talbos hindi yung sanga? So ang explanation kasi diyan, pag talbos, 'di ba, mabilis siyang mag-ugat. Then sa mayana kasi para gusto mo yung hindi siya leggy, yung pataas ng pataas, ang makikita mo yung mga mayana na sobrang leggy. Ang reason nun, hindi nila na pinch every time na may sanga natutubo. So ang gawin mo lang, pinch ka lang ng pinch. So kapag bumili ka pala ng mayana na propagated ng iba, kailangan lang yung i-check mo dapat na galing sa talbos, para gaya nito 1 week old. So, 'di ba? Kung mataas na yung mayana, then mag-pinch ka, parang mataas na. So, hindi na rin siya makuha yung form na gusto mo.
So like nito, pwede mo na siyang i-pinch pagka-repot mo. Pakita ko pala yung mga sample ko na na-propagate ko last week. Ayan. Ito siya, mga na-pinch ko lang din, tinusok ko lang sila. Ayan. Sila. Ito, mga na-pinch ko lang din sila. Kasi dapat siya i-pinch every time na 2 to mayroong 5 inches or 3 inches na para maganda yung forma nila. Like dito, mga sobrang 1 month ago, 1 month na siguro ito. Tingnan nyo. So pag pinch mo nung isa, ang mangyayari niyan, so dalawa na sila, di ba? Then today ipipinch ko naman ito ulit. Ito sila. Pinch ko naman ulit. So yung sanga may chance na na lalaki yung mga offshoots niya. So yung offshoots naman, yung mga add na kakapal siya. So itong dalawa naman, pwede ko siya itusok. Itusok muna kahit dito na muna. Dito. Yan. Tusok-tusok lang. Tapos while for 1 week pala, kailangan mo sa diligan morning tsaka afternoon. Yun dapat nasa brightly shaded lang, walang direct sunlight. So ganun ang pagpili ng part kung ano ang ipropagate ninyo. Ito sample guys. Ito yung mga kinurot-kurot ko. Yan. Ito. Ito. See? Yan. Then guys, pwede na nyo naman i-check after 1 week kung okay ba yun. Kasi yung growth niya, meron siyang bagong talbos, then yung mga dahon niya. Pero para sure, para pakita ko sa inyo kung gaano siya ka totoo yung 1 week lang. Look. Diba? Ang dami niyang ugat. Ito siya rare. Ito giant. Giant leaves mayana. Oh, diba? See? Ganda. At syempre, number 3, ang pinaka-challenging. Yung watering. Ang watering ng mayana po ay napakadali lang. Ganito lang, oh. Dapat ganyan. Sexy lang. Ganyan. Joke lang. Kahit anong style, basta diligan nyo siya morning at saka afternoon. Ito yung mga newly propagated ko, mga 2 weeks old na ito siya. So yun ang number 3 sa watering. Kabaya na sa number 4 na tayo na steps. Hindi naman siya steps. Fourth na dapat natin tandaan, kailangan pa ba siyang fertilized? Kung nakikita mo naman na malulusog yung mga mayana, makikita nyo naman sa dahon. See? For now, hindi ako nag-fertilize kasi organic yung gamit ko. Yung mga, kung ano lang yung readily available dito sa bahay. Like mga dahon. Yung na-mention ko nga doon sa DIY soil mix ko. Kung mataba naman yung lupa, walang problema. So, meron ako mga nakapat. Then ito sila, pinagtutusok-tusok ko lang kasi nga merong mga orders, you know, sayang din. Yan, pinagtutusok-tusok ko lang sila dyan. Then pag may orders na, saka ko naman sila iipat dun sa maliit. Yan to sa direct sa lupa. Number 5 is i-topic natin yung about sa pesticides. Kailangan ba silang isprehan ng pesticides? Pag na-check mo naman yung mga dahon nila na wala kang nakitang mga tawag nito, yung mga holes sa leaves, yan, check mo lang, investigate kahit paano din, touch. Then kung may nakita ka mga butas-butas na dahon, self-assessment na lang din. Optional. Kumbaga, diskarte mo na yun.
kung kailangan ka bang mag-spray. Pero sa case ko, meron kasi akong mga tinatawag dito na mga sacrificial na mga mayana. Ito yung mga wild. Yan. So kami open kasi yung area ko. So marami siyang mga insects or mga pests sa paligid. So ang ginagawa ko, nagtatanim ako ng marigold, yung pwede pang taboy sa mga pest. Pero kung hindi naman talaga kaya, mag-set aside ka lang ng para pang buffet nila, kumbaga, para doon sila mag-enjoy like nito. Minsan may makita ang butas-butas, pero okay lang. Yan. Pero pag worst na talaga na sobrang dami na mga butas-butas, pero so far manageable pa naman. Meron lang mga variety na matatamis like nito. Kasi para itong, yung amoy niya is mango talaga pag amoyin mo. Meron silang mga favorite na dahon, kumbaga. Ito, hindi masyado. Pero yung mga rare, yun ang mga gusto nilang butas-butasin. Pero, example, pakita ko sa inyo yung example. Ito talaga isa sa mga paborito ng mga peste. Mga peste sa buhay at peste sa mayana. Ayan. Siguro masarap ang dahon, kaya ganoon. So kung, pero meron yung iba wala. Okay lang. Ayan. Okay sila. So wala kang makikitang damage sa dahon. Ayan. Diba? So optional, kayo na po ang bahala sa spray. Pero as much as possible, mas okay pa rin yung hindi ka nag-spray. Kasi mahal. Tapos yung handling ng pesticide, basta chemical, magdadalawang isip ka pa rin. So kung pwede lang, gawin mo na lang optional, or maghanap ka na yung mga bulaklak na takot yung pest like the marigold, the tanglad. I-associate mo dun sa tanim mo para hindi siya makain ng pest. So pakita ko sa inyo yung ina-associate ko na particular plants na parang ayaw ng pest. Introducing, sabi nila para daw carrots. Pero pa may amoy siya na parang herbal. So ang ginagawa ko nito, dinatabi ko sila doon sa mayana. Ito sa ano lang yan. Napapansin ko, wala masyadong attack. Walang attack. So ginagawa ko na lang ganito. Ayan, tinatabi ko sila sa mismong pot. Di ba? Ayan. Madali lang ito siya mabuhay. So itusok mo lang sa gilid. Ayan. Tusok mo lang sila kung saan yung may mga butas-butas. Ayan. Ayan. Number one, pang taboy sa peste. Pagdating naman pala sa pots, mas okay yung kung gusto mo lumaki, nakadepende kasi yan sa pot. Kung yung mayana, pwede siyang lalaki pag malaki yung pots, liliit pag kumbaga nag-a-adjust si mayana. Then ang bago kong project ngayon yung mga gulong yan. Gulong. Hindi ko pa tapos. Yan. Gulong. Maganda kasi sa mayana pag siya hindi siya naka sayad sa lupa. Walang mga fungus. Yan. Yan siya. Ayan, mga mayana ko naka-direct sa lupa. Papakita ko sa inyo. Meron tarang mga variety na kaya nila sa lupa. Kahit di mo lang sila pansinin, yan. Sa lupa lang. Pero meron namang variant na masaselan. So, yun ang dapat ipat mo na lang muna. Then, sa sunlight exposure na rin, meron ding mga mayana na titingkad yung kulay pag nabilad sa araw. Yan. Gaya nito. Yan. Flaming red masyado. Yan. Yan.
Yan. Ito, tingnan mo, ganda niya. Nasa lupa lang yan. The way, meron akong 100 variants dito sa bukid. Yan. 100 variants. Ilan lang ito sila? Mga bata pa. Yan. Then papakita ko mamaya sa inyo yung mga yung matagal ko na namayana na second generation na sila. Yan. Yung sunlight exposure, kung pwede mo ba paarawan. Optional na rin kasi meron din ako mga mayana na full sun. Ayan. Ito sila full sun. Yan. Pero dapat stable na. Yan. Yan. Ito pala yung mga nangyayari doon sa mga kinurot-kurot ko. Yan. Okay. Yan. And so far, ito yung pinaka maganda ang nangyari sa mga pagkurot-kurot ko. Mga ilang weeks din siya. See? Then, full sun ito. Di siya maarte. Yan. Tcharan! Ito, naka-direct sunlight ito sila. Yan. Naka-direct sun yan sila, sunlight. No filtered. Ayan, sa harap ng kubo. Di ba mainit? Ayan. Ayan, hanggang doon sa baba. Ayan. Meron din dito. Ayan. Mga bago. So, bali, yun ang advantage pag regular pinching yung ginagawa mo sa mayana. Bushy siya. Hindi siya leggy. Dapat mo talaga siya i-pinch kasi nga malambot yung stem ni mayana. So, pag maghangin, pag leggy, so, expect mo na mababali. Ito yung sinasabi ko ng mga dry leaves. So, tanggalin mo lang yan. Then, pag magpropa ka naman, cut-cut lang. Ganun lang kasimple ang pag-aalaga ng mayana. Walang magic. Mura pa. So, sa ibang mga tanim, sobrang mahal. Ito, may cutting sa 20. Yun, 1 week lang. Okay na. Last topic natin, guys. Ganun talaga ang mayana. Kailangan mo siya alagaan from talbos hanggang sa lumago siya. Hindi kailangan yung bibili ka na instant na parang lampas tao na. So, hindi mo na ma-enjoy kasi ibig sabihin yan, malapit na siyang mamamatay. Then, pagdating kala sa guys, additional care tips, pag may nakita kayong mga flowers sa mayana, gaya nito, example ha, pakita ko sa inyo. Gaya nito, meron siyang flowers. Maging happy ka if you are expecting seeds for propagation. Pero sa life ng mayana itself, ang ibig sabihin lang yan, malapit na yung end niya. So, para maprolong pa yung mayana mo, pag may nakita kang bagong flowers, like, i-cut mo lang yan. So, cut mo lang. Total, hindi ka naman nag-propagate through seeds. Di ba na lang kung kailangan mo talagang mag-ipon ng mga seeds. So, ganun lang siya. So, in my case, wala na itong gamit sa akin kasi discouraging kasi yung seeds. Pagtanim mo, may mga insects, kinakain na. Hindi sila lumalagpas sa adult. Like, kung magtatanim ka ng 50 seeds, expect mo may 10 lang siguro ang magsusurvive. So, the best pa rin ang talbos, guys. Cut lang sa talbos as propagation. Yun lang ipropa mo para madali lang. Additional care tips. Yung care tips na ma-share ko pala is mayroong mga mayana na masiselan. So,
Kung may makita ka na mga dried leaves sa ilalim, kunin mo. Kasi magrarat yung stem niya pag andun lang, magtataka ka na lang bakit nalagas yung mga dahon. So, doon mag-start yung fungus niya. Then eventually, malalaglag yung mga dahon. Then titigas yung stem niya. And eventually, mamamatay siya. Hindi naman sa tinatap, pero yun talaga siya. Kaya guys, kung hope may natutunan kayo dun sa pag-share ko about Mayana. Kung meron pa yung mga katanungan na hindi ko na-cover dito sa video, please comment down below and itry ko na sasagutin sa abot na aking makakaya. So, ito na yung mga forpotting ko this week. Kasi medyo busy sa pangungulekta ng utang. So sa mga utang dyan, bayad-bayad naman dyan!